I'm back in Dubai, and as you can see, yung kulay ng buhok ko kasi nagpakulay ako sa Pilipinas. Kasi alam nyo naman, di ba, na mas mura at saka mas okay na magpakulay sa Pilipinas. So, while I was in the Philippines, so I make it a point na nagpakulay na ako doon. Kaya lang, kasi nga since nagpa-black hair ako, so kailangan akong i-bleach. So, nung bin-bleach ako, tapos in-apply yung color na gusto ko, actually, hindi talaga ganito yung gusto kong color. Parang masyado tong light for me. Hindi ako sanay. So, ang gusto kong color talaga is yung ganito lang. Pero, ang kinalabasan niya is naging super light siya. Siguro nga dahil sa bleach. So, ayun guys, marami akong chika. Actually, saglit lang talaga ako nagstay sa Pilipinas. Meron lang talaga akong inasikaso. So, mabilis na mabilis lang ako. Siguro, parang nasa 14 days lang ako doon. So, gusto ko i-share sa inyo, syempre, yung pagbalik ko naman sa Dubai. Na ano nga ba yung mga kinailangan ko para makabalik ako dito sa Dubai. So, guys, at the moment, it's now 8 o'clock in the morning. And iniintay ko si Habi kasi nagpa-physio siya. So, update lang pala last time dun sa kanyang siko. Okay na siya guys. Mostly gan na yung infection ng kanyang siko. Kasi nagpapa-physio siya kasi lagi siyang may problema sa ano niya, sa tuhod niya guys. Kasi nga 'di ba nag-golf siya, very active siya nung kabataan niya. Ngayon nagkakaproblema na siya sa mga hood niya or sa mga legs niya. Yan, masakit daw. So ngayon nagpapa-physio siya, iniintay ko lang siya. Regarding dun sa pagbalik ko sa Dubai guys, good news, hindi na kailangan ng GDRFA approval pag babalik kayo sa Dubai. Tinatawag nilang ICA or yung ICA. So 'di ba before kapag babalik ka sa Dubai, kailangan mong mag-obtain or kailangan mong mag-apply ng GDRFA approval or yung ICA na tinatawag nila. Yun yung permit na nag-aallow sa'yo na bumalik ka sa Dubai or sa UAE. So, hindi na yun. Nung bumalik ako dito, sakto na, hindi na siya kailangan. Mas napadali na yung pagbalik ko dito sa UAE, guys. Pero, parang magpa-PCR test before ka umalis. So, I think 72 hours prior ng yung departure to the UAE, kailangan magpa-test ka na. So, kapag mag-abroad kayo or pagbabalik na kayo sa abroad, kailangan magpa-PCR test kayo sa mga accredited ng DOH. So, andito siya. Ito yung link, guys. Ipapakita ko sa inyo. Diyan kayo mamimili or dyan kayo titingin kung saan kayo pwedeng magpa-PCR test. Siyempre, pipiliin nyo yung malapit sa inyo. So, ako, nagpa-PCR test ako sa A-Star Laboratories kasi yun yung pinakamalapit sa akin, guys. A-Star Laboratories sa Las Piñas. Nagpa-PCR ako 2 days before ng flight ko. So, nagpa-PCR ako noong Tuesday, February 16, 2021. Receive ko agad yung result ko the next day. So, I only paid 5,000 pesos. So, very fast guys ang A-Star Laboratories kasi wala pa yatang 24 hours na receive ko na yung aking PCR result. So, nag-email sila sa akin, in-email nila sa akin yung PCR test result ko. At the same time, nag-text message pa sila. So, nag-text sila at in-inform nila ako na ready na daw yung aking PCR test result sa aking email. So, ayun. Kaya, chinek ko na siya and then pinrin ko siya kasi kailangan ko siyang ipakita sa airport. Ito guys, tip to sa inyo. 4 hours before pa lang dapat nasa airport na kayo. Kasi, gumawa sila ng separate na counter para sa pag-verify ng PCR result at hiwalay pa yung sa check-in counter, hiwalay pa yung immigration, and at the same time, mayroon pang isang counter after the immigration, yung tinatawag nilang secondary inspection. So, eto na guys. So, pagdating ko sa airport, ang una kong pinilahan is yung pag-verify ng PCR result. So, ang haba ng pila guys, as in, paikot siya para siyang ahas, pag ganun-ganun. So, mahaba yon. Siguro, it took me like 1.5 hours sa pila na yon. So, yun, ano lang yan, guys? Pila lang yun for verification ng inyong PCR. Siguro, chine-check lang nila kung accredited ba ng DOH hospital na pinag-PCR testan nyo or original ba yung test result nyo kasi yung iba daw fini-fake eh. Turn yung pumila sa check-in counter, siguro parang mga 1.5 hours din. And then, thank God, walang pila sa immigration. So, sa immigration kasi last time yung December, ang haba-haba ng pila. Sobrang haba ng pila, guys. Kailangan nyo na ipakita yung passport nyo, tapos yung fill upan yung parang departure card, and then yung mga supporting documents nyo, like yung visa, or kung ano-ano pa man na hihingi nila. That, meron na naman silang ginawang another counter, or parang small na booth, na parang nakalagay doon ng secondary inspection. So, doon, mahaba ang pila, guys. So, medyo nagtagal ako dun siguro mga 30 minutes to 45 minutes yung pila na yon.
wala, chinek lang naman, dinouble check lang. Kumbaga, kung ano yung chinek ng immigration, yun lang din yung chinek nila, yung mga travel documents nyo lang, like passport, boarding pass, visa, ayan, yun lang din, parang dinouble check lang nila. Remember yung sinabi ko sa inyo sa previous vlog ko na 90 people lang yung nakasakay dun sa aeroplano nung papunta ko ng Pilipinas. So, from Dubai to the Philippines, 90 people lang yung ina-allowed nila na mag-fly or sumakay sa aeroplano. Pero, yung pabalik ng Dubai, guys, full, as in, sobrang puno. Ganun pala ang style nila. So, kapag ka lalabas ng UAE, 90 people lang yung pinasasakay nila. Naman na umalis ng Pilipinas papunta sa UAE, punong-puno naman yung aeroplano, guys. So, bawing-bawi pa rin sila. Pagdating ko sa Dubai, kailangan ko na naman ulit pagpa-PCR test. Medyo mahaba yung pila sa PCR test at this time. Kasi last time, nung December, parang merong separate na pila ang mga lalaki at saka mga babae. So, dun kami sa mga babae. So, nagkataon na konti lang yung pila, guys. Kaya, ang bilis-bilis lang. But this time, sobrang haba ng pila. Parang pinag-combine nila yung babae at lalaki. Sobrang haba ng pila, guys. So, tagal ako dito sa part na to. Ayan, makikita nyo, sobrang haba talaga ng pila. Pero ang kagandahan nga lang, guys, sa PCR test ng Dubai is isang butas lang ng ilong. Hindi katulad sa Pilipinas, di ba? Tig-isang butas, tapos sa lalamunan din. So, dito sa Dubai, high-tech, guys, isang butas lang ng ilong. So, yun, okay na. Isang butas lang, carry na, guys. Nag-proceed na ako sa immigration. And then, kinuha ko na yung bagahe ko and then sinundo na ako ni Happy. After that, guys, nagpahinga na ako sa bahay. Try ko na lang yung result ko. So, kinabukasan, na-receive ko yung test result ko ng mga 10:30 in the evening. So, di ba, naswab ako ng mga 5 a.m. Let's say 5:30 a.m. Tapos, na-receive ko yung... So, naka-receive ako ng text message regarding my PCR test result ng mga 10:30 in the evening. So, ayan, tina-text lang nila. Hindi na sila nag-email. Sa text na lang. So, negative na ulit yung test ko, which is good. So, kinabukasan, yun, pwede na akong lumabas. Kasi wala namang quarantine dito sa UAE. So, once na makuha mo yung result mo at it's negative, then you're free na to go or you're free na to do whatever you want. As long as you still observe proper social distancing and then you practice using the face mask all the time when you're outside your house. So, yun. So, basta yun lang. Okay naman dito. Wala namang problema. Hi, guys! So, nahatid ko na si Habi sa office and then umuwi ako saglit sa bahay. Meron akong iniwang labahin. So, sinampay ko muna. And then, ngayon, pupunta na ako dun sa hairdresser kung saan ako magpapaayos ng kulay ko. Kasi, guys, okay naman, di ba? Medyo okay naman yung kulay ko. Ito, dyan. Kaya lang napansin ko, parang hindi siya pantay. Parang meron siyang space. For example, ito, ibang color. Ibang color, tapos iba ulit yung color. So, ipapaayos ko lang siya, guys, kasi hindi ako sanay talaga ng ganito. So, babalitaan ko kayo pag nandun ako. Hi guys! So, nandito na ako sa bahay. So, hindi na naman ako nakapag-vlog, guys. So, di ba kanina nagpunta ako dun sa salon, nagpa-dark ako ng color ko. Hindi ako nakapag-vlog kasi unang-una super busy sila dun sa salon. Tapos, ganun kasi ako, guys, eh. Kapag ka-busy, ayoko na yung nakikigulo din ako. Tapos, excited ako. Na-excite ako sa, yun nga, sa pagpapakulay ko, saka sa pagpapakulot. So, itong kulot, it's included na, guys. So, nung nagpa-color ako, kasama na treatment and curl. Pero, ano lang to, ha? Temporary curl lang siya. Pero, magaling siya mag-curl, guys. So, nakita nyo ba? So, ayan na yung bago kong kulay, guys. So, I think mas okay itong dark color sa akin kesa yung kanina na super light, diba? So, comment down below, guys, kung sa tingin nyo mas bagay sa akin itong color na to kesa dun sa kanina na super light. Ayos lang ako kasi magdi-dinner kami ni Habi. So, ito yung naudot na birthday dinner ko na supposed to be nung Feb 22, nung mismong birthday night ko. Kaya lang, since sa mga pakiramdam ko, masakit yung puson ko, so, hindi siya natuloy. So, ngayon namin naisipan na ituloy siya since okay na yung pakiramdam ko. So, mag-aayos lang ako, guys. Hey guys! So, ito na yung outfit ko para sa date namin mamaya ni Habi. So, itong top na to, guys, nabili ko siya sa Taytay Rizal na umuwi ako sa Pilipinas. I bought this for only 130 pesos.
So, ayan, meron pa akong ibang nabili sa Taytay Rizal. So, next time, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga nabili ko. Siguro parang mga nasa 6 items yung nabili ko, including this one. So, I really love this top, guys. Sobrang social niya tignan, pero 130 lang siya, diba? So, hindi siya halata. So, para siyang crop top, guys, na off-shoulder. So, pwedeng ganyan, pwede rin naman ganyan. Or mas kung gusto niyo ng mas mababa, ganyan. O, diba? Ang bongga naman pag gano'n. Tangan, guys, naka-high-waist kayong pants dito. So, kaya ayan, nagsuot ako ng high-waist. Tapos, nakabag ako, guys. Kasi ang hirap, guys, mag-video ng outfit ng ganito yung eksena ko. Kasi, actually, meron akong full-length mirror. Kaya lang nandun siya sa loob ng kwarto. Eh, medyo, ano na siya, medyo hindi na maganda yung lighting doon. Kaya dito na lang ako nag-shoot. So, ipapakita ko sa inyo yung buong outfit. So, ayan. So, nakabag lang ako ng beige. And then, naka-shoes din ako ng beige. Medyo atras ako, guys, para makita nyo. So, skinny jeans siya, guys. And this bag, I got this from Kurt Geyer. So, ayan. Meron din akong vlog nito, guys. Meron akong vlog nung namili ako sa Kurt Geyer kasi nagkaroon sila ng super discount, super sale. Parang naka 50% off. Parang may mga buy one something, buy one get one pa. So, isishare ko yung sa inyo. Actually, last year ko pa yung nagawa yung vlog na yun. Hindi ko lang na-post. Pero isishare ko din yun sa inyo, guys. Hahanapin ko yung video na yun and then ipopost ko siya. Para makita nyo, guys, na ang gaganda ng items sa Kurt Geyer. So, siya yung items dun, guys. Yan.